Los Angeles Lakers, mga idol, pinaasa nga lang ni Kyrie Irving matapos nga siyang mag-opt-in ngayong araw na ito sa kanyang 37 million na player option sa team ng Brooklyn Nets. Matapos ng sandamukal na trade rumor, mga balita na nagsasabing si Kyrie Irving nga daw ay sasali sa Lakers. Isa na nga yan, mga idol, ngayong araw lang din, sinabi ni Woj na meron nga great interest itong si Kyrie na sumali nga sa team ng Lakers. Isa pa nga, mga idol, ay report ni Brian Windhorst. Handa na nga daw ang Brooklyn Nets na mawala itong si Kyrie Irving, pati na rin si Kevin Durant. Yan nga, mga idol, ang napakaraming rumor at balita. Pero sa huli, sa team pa rin pala ng Brooklyn Nets ang bagsak neto ni Irving. Hindi nga natin alam ang rason ni Irving, mga idol, kung bakit nga siya bumalik sa Nets. Pero mga idol, baka nga siguro nung nakita niya nga yung mga teams na interesado sa kanya, yung mga pwede niyang paglipatan, ay mas naisip niya na lang, mas okay na dito sa team ng Brooklyn Nets. Malaki nakikitain ko, malakas pa ang kakampi ko. At siguradong mag-i-improve na rin kasi, mga idol, ang team ng Brooklyn Nets. Wala na ang vaccine mandate kaya makakalaro na itong si Irving. Tapos napalitan pa nga nila itong si James Harden ng isang Ben Simmons na kilala nga, mga idol, pagdating sa kanyang defense na kinakailangan nga badly ng team ng Brooklyn Nets. Okay, sanang mapunta siya sa Lakers, mga idol, kaso halos 30 million US dollars ang kanyang iiwan para lamang makalaro muli si LeBron at maging kakampi si AD. Siguro hindi nakita ni Irving na worth it yung move na yon, kaya napag-isip-isip niya, mas matalino move ang bumalik na lang ako dito sa team ng Nets. At ngayong araw nga, mga idol, ayun ang kanyang ginawa. Anong masasabi nyo dito, mga idol, sa move ni Kyrie Irving? Okay ba na bumalik nga siya sa team ng Brooklyn Nets? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, mga idol, eto nga, Clippers ay gumagalaw na rin. Dahil expected nga sila na magkaroon ng strong pitch para nga kunin si John Wall at dalhin dito sa kanilang team. Nagpo-progress na nga daw kasi ang buyout talks na ito nga ni John Wall at ng Rockets, at inaasahan na susunggab agad itong Clippers dito nga kay John Wall once na maging free agent nga siya. At mga idol, in terms of fit, magandang ang mapunta itong si Wall dito sa Clippers. Matutulungan niya nga ang dalawang superstar nila na si Paul George at si Kawhi Leonard na mag-set ng mga plays. Dahil in 3 years nga nila, mga idol, dito sa Clippers ay hindi pa sila nakakaranas ng talagang point guard na primary playmaker. Panay scoring point guard nga nagiging teammate nila. Kaya kapag nakuha nila itong si John Wall, ay matinding addition nga ito sa Clippers. Siguradong babalik nga sila sa paghahunt ng championship. Pero anyways, mga idol, sa ating panghuling balita ay si Miles Bridges. Ayaw nga siya bigyan ng Charlotte Hornets ng kanyang hinihingi na max contract. Matapos nga niyang tanggihan ang napakaliit na 4 year 60 million lamang, halos 15 million per year. E samantalang si Bridges ay sobrang nag-improve. Last season, 80 games ang nilaro, 20.2 points per game, 7 rebounds and almost 4 assists. He went from 12 points per game lamang, mga idol, nung last season, at itong nakaraan lamang ay umabot na nga siya sa 20 points. Napakalaking improvement para nga dito sa batang player na ito. Kaya nga tinanggihan niya yung 60 million na offer netong Charlotte at nagde-demand nga siya ng max contract na pwedeng umabot nga sa 5-year 170 plus million. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!